Guys, welcome back to Anime Online. Meron kasi akong nadaanan dito sa eBay, no, at gusto kong i-share sa inyo at magkakaroon lang ako ng konting explanation, no. Alam niyo po kasi 10 cents, no, na Philippine coin yung ating BSP 10 cents. Nakita ko na binibenta ito or binibit dito sa eBay sa halagang 35,000 pesos, no. So ang laki po. Minsan magugulat tayo, totoo ba 'yan? Bakit ganyan kamahal ang presyo niyan? O, totoo po yan, ano? At minsan may mga narinig na rin ako na meron po mga nagbenta ng error coins dito sa eBay at nabili ng halagang 10,000, 15,000, no? Nabibili po yan. Meron po talaga bumibili niyan at nagbabakasakali yung karamihan sa atin. May mga hawak ng mga error coins. Sa ibang bansa po, bumibili. Kaya nga po, nire-recommend ko sa inyo palagi na kung meron po kayong bibenta ng mga error coins, pakipost niyo po sa eBay. Mag-sign up lang kayo. Ito, papakita ko muna sa inyo, no. Ito siya. eBay. Dapat mag-install na rin kayo nito, guys. Tapos mag-sign up kayo. Search natin. Error coins. Kasi kanina, nadaanan ko yan. So, naisip ko agad na gawin to ng content para ma-share sa inyo at magpapaliwanag na tayo ng konti. Marami, guys. Iba-iba nga yung mga presyo, napakatataas ng presyo nila rito, no. Ito po yung isang seller. Yan. So, may apat na picture siyang pinost dito, no. Error coin, Pilipina, 10 cents, 1993, 35,000 pesos. So, nakita niyo yung presyo niya. Diyan po magsisimula ang bidding niyan. Kaya po ganyang kalaki yan. At pag nagkasundo yan, bibilihin po yan. Tingnan nyo, error coin siya, eh. Napakatindi ng pagkaka-error nitong coin na to. Parang nabulok na siya, pero hindi. Kung nabulok, hindi sana ano yan, inefficient siya, eh. Card error ito, yung mga gantong error, no? Napakalala ng pagkaka-error nitong coin na ito. Ayan, no. Pero may portion siya na parang nabubulok na, eh. Pero sa ibang picture niya, pag binaliktad, ayan sa reverse, may extra metal siya. Yan. So, mga card error dito. At ang kanyang presyo dito ay 35,000 pesos. So, ayan. So, nakita niyo na, guys. Bakit nga ba ganyan kamahal ang mga presyuan nila ng mga ibang mga coin collector dito, no? 35,000. Ayan, guys, oh. Please bid. So, kung may interesado dyan, please lang nila yung bidding yan. Mag-message yan sila, eh. Yan, quantity 1. Denomination, $10. Type, error. Ayan siya. Tapos, sa tingnan natin yung about. Ito yung about this seller. Click natin para makita natin. So, ayan. Ed Gross, 90. So, shoutout siya na i-content ko yung coin mo, no? Location niya, Philippines, guys. Sa Pilipinas siya, so siyempre Pilipino yan, ano. Ayan, 35,000 pesos. Bakit nga ba ganyan kalaki? Siyempre tatawin, ba't ang mahal naman ng presyo niyan? Kasi nga po itong eBay, eh, mas gusto po ng eBay pag nag-post tayo dito ng mga coins, itong mga error coins na ito. Pwede nyo pong presyohan yan na kayo mismo ang maglalagay ng price, pero make sure nga lang po na yung sa tingin nyo mabibili siya, yung kapanipaniwalang presyo. Di po ba? Hindi kasi ito kagaya ng mga rare talaga, eh, no? Yung mga valuable, yung mga binigyan ng value ng NGC, yung mga numismatic. Ito mga error coin, mga collector lang dito sa atin. Pag nag-post kayo dyan, kasi marami nagtatanong, magkano mga value ng error coin dito kasi sa atin, hindi masyadong napapansin itong mga error. Pero sa ibang bansa po, may mga collectors po dyan na talagang para sa kanila valuable yan. Kaya nagbabakasakali sila yung mga collector na ito na maaaring mabili yan. So, ganun po yan, guys. Kaya doon po sa mga nagtatanong sa akin, mag-sign up po sa eBay, pwede nyo pong ibenta ang inyong mga error coins. Ayan. So, hanggang dito lang po. Ang konti natin at sana na-update ko kayo ng medyo magkaroon tayo ng idea, no, sa mga error coins. Ayan. So, until next time, guys. God bless you all po. At sa nga pala, sa mga bago dyan, subscribe po kayo sa ating channel at mag-join sa ating membership para makapagsimula na po tayo ng parapol. Ayan. Alright. God bless you all, guys. I'm out.